Good afternoon, students. So our topic this afternoon is about the quadratic function. So tapos na tayo with the quadratic equation. Now this time, pag-uusapan natin yung term na quadratic function. Ano yung pinagkaiba ni quadratic function from the quadratic equation? So let's define it. Quadratic function is a function that can be written in the form f of x equals to ax squared plus bx plus c, where a is equal B and C are real numbers and A is not equal to 0. So, kung mapapansin nyo, parehas lang din naman sila nung quadratic equation. It's just that, instead na equal to 0, na we use f of x. And some books, or actually, itong f of x na to, it is very well known dun sa single variable na ginagamit lang, which is y. So, for some time, sometimes we use the f of x and sometimes we use y instead of f of x. So, y equals to ax squared plus bx plus c. Parehas lang sila. So, yung f of x, function of x, or f of x or y, parehas lang sila. So, we say f of x or we say also y equals to ax squared plus bx plus c. Now, ulitin ko. So, dati quadratic equation. Now, this time we say quadratic function since we will not be equating it only by 0 but we are going to use another variable. Okay? So, meron tayong tinatawag na general form din sa quadratic function and we say that general form is y equals to ax squared plus bx plus c or f of x is equals to ax squared plus bx plus c. So, aside from the general form, meron din tayong tinatawag na vertex form. So, ang vertex form natin is y equals to a times the quantity x minus h raised to 2 plus k, at kaya siya tinawag na vertex form kasi agad natin makikita in this form yung vertex ng graph ng quadratic function na h and k. So, ulitin natin. This is your general form, y equals to ax squared plus bx plus c, and this is your vertex form, y equals to a times the quantity x minus h squared plus k, at ang h value and k value natin will serve as the vertex of your graph of the quadratic function. So, bale, ang una nating skill na pagtutunan ng pansin is the rewriting of the general form into vertex form. So, to give you an example, let's have this one. Rewrite y equals to x squared minus 4x minus 10 in the form y equals to a times the quantity x minus h squared plus k, or yung tinatawag nating vertex forms. And to do that, ang gagawin natin is, so ang una, we are going to make use of the skill we learned in solving quadratic equation, and that is by completing the square. Okay? Completing the square. So, kung naaalala pa natin, at sana naaalala pa yung completing the square, so, ang unang gagawin natin is we get the function y equals to x squared minus 4x minus 10. Okay? So, ang unang gagawin natin dito sa function na to is ihihiwalay natin x squared minus 4x si negative 10 kasi meron tayo ditong number na i-add na kukunin natin at malalaman natin by doing the completing the square at kung ano yung in-add natin dito, siya naman yung ima-minus natin dito. Okay? So, kapag nag-add ka ng numero dito at nag-minus ka ng numero dito, it is as if para wala lang naman tayong idinagdag na numbers. Okay? So to do the completing the square, ang unang gagawin natin is we get the negative 4. Okay? Kukunin natin si negative 4 and then we divide it by 2. So, and then we square it. So, the answer will be negative 4 divided by 2 is negative 2 at ang square ng negative 2 natin is positive 4. So, meaning, si 4, yan ang idadagdag nating numero dito na ima-minus naman natin dito sa kabila. Okay? Ma-minus 4 naman natin. So, ulitin natin. We do the completing the square just to form this expression or this function into vertex form. So, para gawin yan, kukunin natin sa negative 4, di-divide natin ng 2. Negative 4 divided by 2 is negative 2 and ang square ng negative 2 is positive 4. So, plus 4 doon, minus 4 naman dito. Okay?
So, ang susunod na gagawin natin dyan is we're now going to factor this x squared minus 4x plus 4. Kasi since this is already a perfect square trinomial. Okay, so mangyayari nyan, y, okay, so y equals to x squared minus 4x plus 4. So, to factor this out using the perfect square trinomial, we have square root ng 4 is 2. Square root ng x squared is x. Since negative yon, so negative din dito. And then we just simply square it. So, to double check, x times negative 2 is negative 2x. Times 2 is negative 4x. So, x times x, x squared. Negative 2 times negative 2 is positive 4. So, again, ulitin ko, square root ng 4 is 2. Square root ng x squared is x. And to get the negative 4x, x times negative 2 is negative 2x. Times 2 is negative 4x. Okay? So, dito naman, so negative 10, negative 4 is negative 14. So, we have now the vertex form of x squared minus 4x minus 10. Okay? So, ang value ng a natin dito, ang value ng a natin dito, take note, yung a natin, siya yung number doon sa bago yung quantity natin. So, since wala tayong numero dito, it is understood na may 1 ka dyan. At ang value ng h naman natin is positive 2. At ang value naman ng k natin is negative 14. O baka malito kayo dito, ano? So, sa paghahanap ng value ng h. So, take note, ang vertex form natin is x minus h. So, ibig sabihin niyan, ang value ng h natin dito sa expression na to is positive 2. Since ang formula, ang form natin is always minus. So, minus, minus, minus. So, ang value ng h natin dito ay positive 2. So, mamaya, bibigyan ko kayo ng value na ang h naman ay negative 2 doon sa second example natin. To emphasize the value of h. Kasi karamihan ng mga estudyante, dyan nagkakamali sa paghahanap ng value ng h. Tama yung value ng h na binigay, yun nga lang yung sign ang mali. Minsan napapalit nila, nagagawa nilang negative, minsan naman ay positive. Okay, so tingnan natin itong example number 2 natin. So again, we do the completing the square. Ang first solution natin ay x squared plus 8x plus blanco ulit natin, enclose natin into parentheses, and then plus 2 minus naman doon sa kabila. Okay, so again, we do the completing the square. So we have positive 8 here. So 8 divided by 2 and then square the answer. So you have 8 divided by 2 is 4 and then square ng 4 ay 16. So ang nadagdag natin na number dito will be 16 at dito naman ay minus 16. Okay, so ulitin natin. So we have x squared plus 8x plus 6 plus 2. So, iwalay natin, bablanko natin yan, hahanapin natin yung number na idadagdag natin dyan at imaminus naman natin dito. So, 8 divided by 2 is 4. 4 times 4 is 16. So, thus, we have 16 there and minus 16 naman doon sa kabila. So, ngayon, we can now factor this out. So, we have y. Okay, so we have y equals to square root ng 16 is 4. Square root ng x squared is x. And then since positive yon, plus dito and then square it. So double check natin. X times 4 is 4. Times 2 is 8x. So x times x, x squared. 4 times 4, 16. So, and then we have there positive 2 minus 16. You have negative. Ilan yan? Okay, negative 14. So now, hanapin na natin yung value ng a. Ang value ng a natin is positive 1 again. So, ang value ng h natin dito is negative 4. At ang value ng k natin dito ay negative 14. O, take note na. So, again, ang form natin is x minus h, di ba? So, ang vertex form natin, take note class, ha? So, vertex form natin, i-rewrite ko lang dito. So, y equals to a times x minus h square plus. Okay, take note, minus yan. Eh, kaso naging plus yun. So, ibig sabihin yan, class, ang value ng h mo dito, ang value ng h mo dyan ay negative 4. Bakit? O, take note, oh. O, tingnan nyo to. X minus, ang value ng h mo ay negative 4. O, tingnan. Negative, negative, positive. So, it's understood na kapag plus yan, ang value ng h mo dito ay negative
4. Okay? So, malinaw ba? So, ulitin natin. We rewrite x squared 8 plus 8x plus 2. So, we do the completing the square. So, 8 divided by 2 is 4. Square ng 4 is 16. Lagay doon 16 plus 16. Dito naman sa kabila ay minus 16. So, and then we factor this out. So, we have square root ng 16 is 4. Square root ng x squared is x. And then we quantify it and then raise to 2. So, x plus 4 times 2 is 8x. Okay? So, ang value, plus 2 minus 16, you have negative 14. So, ang value ng a natin dito is 1. Value ng h natin dito is negative 4. At ang value ng k natin dito is negative 14. Take note, bakit positive, bakit negative 4? Kasi yung instead na x minus h natin, yung difference natin dito ay naging plus. So, it's understood na ang value ng h natin dito ay negative 4. Para ipakita yan, so x minus negative 4, negative negative is positive. Okay? So, ang value ng h natin will be negative 4. And that's it.